This petition is hereby dismissed for lack of merit. Basic reason is the fact that there is no law cited in the petition. Neither in the constitution or on the selection code. One observation powers is that representative in the House is not running for Congress or congressional seat in that district of Pangas. Number two, she is citing a provision in the Constitution which prohibits a president from running for the same position of president. And certainly, representative on the levels is not running for president. She cites the constitutional provision on equal protection. The equal protection does not apply. Because in the theory of equal protection, you must classify the same class. If the position, if the two combatants, political combatants, are aspiring for the same position, then that is a proper classification of equal protection. Siguro, if one would like to have that, there must be an amendment. Actually, it's only a matter of delicadeza. The way that you look at I see it, no? If we grant the petition, we in effect are legislating. Judicial legislation. Judicial legislation, which is not even those who would draft an amendment to the Constitution. They have to change that the constitutional. Pumunta po ako dito, actually expecting nothing. Umaasa na lamang sana na dahil ito talaga ay naging isang test sa ating Commission on Elections na gawing pantay, gawing patas ang laban. Gawing pantay at gawing patas yung ating halalan. Unfortunately, sa kanilang pag-dismiss for lack of merit ng aking disqualification case laban kay GMA, sa tingin ko po ang ating kagalang-galang na Comelec, Second Division, ay nag-fail sa ganitong test at hinayaan nila manatili yung field of combat, lalo na sa Second District of Pampanga, pero sa buong bansa na rin natin na napakadaya ng labanan ng isang sitting president. Labag sa diwa ng ating konstitusyon ay pwedeng gamitin lahat ng resources at kapangyarihan ng kanyang office para mag-contest ng isang lower position. Yung isang option namin ay mag-file ng motion for reconsideration, pero ang isang option pa rin namin ay dumiretso na kami sa Korte Suprema dahil sa tingin namin transcendental importance ng kaso nito at para rin habulin namin yung pag-print ng tamang balota para sa Second District of Pampanga. Tamang balota na walang pangalan ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang kongresista. Aming inaasahan, ang nasabi ng petition ay dismissed. Sapagkat kami naman naniniwala na maging si Ms. Monteveros, alam niya na mahina ang kanyang petition. Itong mga ganitong uri ng petition ay mga pampolitika lamang, mga political statements lamang ang kanilang mga sinasabi. Sapagkat very inconsistent ang kanilang mga posisyon. Kung sinasabi nila na may advantage na ang Pangulong Arroyo sa kanyang pagiging kandidato sa pagka-congresswoman, eh bakit hindi sila nagre-reklamo sa mga senador na nakaupo ngayon na tumatakbong Pangulo? Halimbawa, yung mga senador na tumatakbong Pangulo, hindi ba advantage din sila laban doon sa mga presidential candidate sapagkat maging sila ay may mga sarili-sariling mga tanggapan na magagamit nila para sa kanilang pangangampanya.